Alright mga boss, so nandito tayo ngayon sa Santa Rosa. Ang vlog natin ngayon ay tungkol dun sa aking in-upload regarding dun sa pavement marking, kung ano bang ibig sabihin. So mayroon tayong mga ginawa doon na guhit na, sa mga nakapanood na tungkol dito sa pavement marking dito sa kalsada. So ngayon nandito tayo sa kalsada at ipapakita ko sa inyo ng actual kung ano-ano ba yung ibig sabihin nun at kung paano gamitin itong mga guhit na to. Kung mapapansin nyo mga boss, meron tayong broken lane dito sa gitna. Ayan, yung mga guhit na yan. So kapag ganyan na nakita nyo yung guhit, ibig sabihin yan yung pwedeng lumipat kayo doon. Pwede kayo, at yung mga nandun pwedeng lumipat dito. So yan yung mga guhit na broken line. So pwede kayo magpalipat-lipat. Pero kung lilipat kayo ng linya, make sure na safe kayo, na walang mabilis na paparating. Kailangan lagi kayong titingin sa side mirror. So, ayan, tulad ngayon, nandito na ako sa kaliwa. Pwede ako lumipat doon as long as safe yung aking paglipat. And then dyan banda sa may intersection, may makikita tayo dyan na straight na solid lane. So yan yung naging viral na pinagtatalunan ng isang driver at saka ng isang enforcer. Okay, papakita ko sa inyo yung straight solid line. So ito po yun. Ayan, itong straight solid line na yun, pag nandito na kayo sa guhit na to, so hindi na kayo pwedeng pumunta doon. Yung mga nandun, hindi na rin pwedeng lumipat dito. Okay, so yun po yung ibig sabihin ng broken lane at saka ng straight solid line or line. Okay, so tama-tama, nandito tayo sa 1, 2, 3, 4 lane. Okay, kung mapapansin nyo, puro broken lane yung nakikita natin, di ba? So lahat yan pwede nyo gamitin. Pwede kayo magpalipat-lipat yan as long as safe. Pero dito banda sa may intersection, kaya pakita ko na sa inyo ng malinaw. So ito yung stop lane. Ayan yung guhit na yan, stop lane. So dapat doon i-stop ka na, hindi pwede dito sa may gitna. Alright, so medyo marami yung tumataan dito, kaya medyo limitado lang. Ngayon ituturo ko lang sa inyo. Ayan, kung mapapansin nyo, puro ano yan ha, broken lane. Nandito na tayo sa 3 lane. Ayan, so pwede kayong magpalipat-lipat dyan. Basta ganyan lang makikita nyo yung guhit, puro broken. Okay, okay, so nandito naman tayo ngayon sa straight solid lane. Ayan, pansin nyo, meron tayong straight solid lane dito. Ayan, pag ganyan lang nakita nyo, mag-stay na kayo dito sa kanan. Hindi kayo pwedeng lumipat doon or mag-overtake. Alright? Pag ganyan ang nakita nyo. So, nandito na tayo sa gilid ng London. Alright. Puntahan natin itong isa. Ayan. Kung napapansin nyo naman itong double solid yellow line. Alright? Kapag ganito ang nakita nyo, ito yung pinaka bawal. Diba? Dahil hindi ka pwedeng mag-overtake diyan sa lugar na 'yan, hindi ka pwedeng pumunta doon. Yung nandoon hindi pwedeng pumunta dito. All right? So ito yung solid lane bago dumating na intersection. Ito. Ito yung pinagtatalunan. So pag nandito ka na sa lugar na 'to, hindi ka na pwedeng lumipat, hindi na pwedeng lumipat yung nandoon. Okay? And then ito naman guhit na 'to, ito yung stop line. Okay, hindi ka pwedeng lumagpas doon kapag ka nandun ka sa stop line. Alright, so lagi nyo tatandaan, kapag solid line hindi pwedeng maglipat ng linya. Alright, pwede ka lang lumipat kung nasa broken line ka as long as safe
laging gamitin ang side mirror at saka ang signal light. Okay? So doon sa mga baguhan na kukuha pa lang ng lisensya, so sana mapanood nyo to para ngayon pa lang meron na kayong idea dahil lalabas po yan sa exam. Alright, so yun lamang po. Maraming salamat. Sana meron kayong natutunan sa maiksi nating tutorial ngayong araw. And syempre, kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to subscribe, like, and share. And huwag nyo rin po kalimutang i-hit yung ating notification bell button para updated kayo sa ating mga videos na i-upload. Alright.